Hello, hello, hello. This is Vency and welcome everyone to my channel. Don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you. Ay, ay, ay! Bakit kaya na-yupi o na-deform ang bangle na iyan? Sa video po natin ngayon ay meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan tungkol sa bangle. So bago ang lahat, titimbangin muna natin ang bangle. Kung ilang gramo ang bangle na iyan. Oops! 9.5 ang bangle na iyan. Yang bangle na iyan na hawak-hawak ko ay 9.5 grams at isang 18K. At meron lamang itong single lock kaya hindi masyadong secured. Tunghayan nga natin kung magre-react ito sa magnet. Ayan na ang magnet. Oy, nag-react siya sa magnet. Ibig sabihin, meron na naman tong string sa may loob nito. Take note, 9.5 grams ang bangle na iyan. Pero, bakit nayupi? Kadalasan ng mga bangle design na ganyan ay halo yan sa loob. Kaya, prone talaga yan sa pagkayupi. Kaya nayupi ang bangle na iyan. Dahil nadaganan iyan. At dahil dyan, kailangan itong iparepair. At alam nyo kung magkano? Tumataging tinglan lang naman na 5,000 ang parepair. Nakakaloka! Ang taas! Therefore, ang moral lesson dyan, huwag mong ipang-araw-araw ang iyong bangle. Pwera na lang. Kung meron kang 15 pirasong ganyan, hala, gora! Kasi nga, mahal pag bumili at mahal pa magpa-repair kung mayupi ang mga iyan. Para maiwasang mayupi ang mga bangle na iyan, isuot lamang ito sa mga importanteng lakad o okasyon. At mag-iiwan po ako ng 7 tips para maiwasang mayupi o maluma ang ating mga alahas. And if you find this video is informative, please don't forget to hit like, comment, and subscribe. And thank you to all my 800 plus subscribers. What we do here is go back, 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 back.